Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sa simula'y may wikang salita na nga, at kaharap ng Diyos ang salita, at ang Diyos ang salita. Kaharap na nga siya ng Diyos sa simula. Sa pamamagitan niya, nayari tanang mga bagay, at kung wala siya, walang anumang nayari. Ang nayari ay buhay sa kanya, at liwanag ng mga tao ang buhay. Sa karimlan, sumisikat ang liwanag, at di ito nahadlangan ng karimlan. May taong sinugo ang Diyos, Juan ang kanyang pangalan. Dumating siya para magpatotoo tungkol sa liwanag, upang maniwala ang lahat sa pamamagitan niya. Hindi iyon ang liwanag, kundi patotoo tungkol sa liwanag. Pagkat paparating noon sa mundo ang liwanag na totoo na siyang tumatanglaw sa bawat tao. Bagamat nasa mundo siya at sa pamamagitan niya nagawa ang mundo, hindi siya kilala ng mundo. Sa sariling kanya siya pumarito at hindi siya tinanggap ng mga kanya. Ngunit sino mang tumatanggap sa kanya, sa paniniwala sa kanyang pangalan, binigyang kakayahan nga sila na maging anak ng Diyos. Hindi mula sa dugo ang kanilang pagsilang, ni mula sa kagustuhan ng laman, ni sa kagustuhan ng lalaki, kundi mula sa Diyos. At naging laman ang wikang salita, at itinayo ang kanyang tolda sa atin, at nakita natin ang kanyang kalwalhatian. Ang kalwalhatiang mula sa Ama, na bagay para sa bugtong na anak, kaya lipos siya ng kagandahang loob at katotohanan. Nagpapatotoo sa kanya si Juan at isinisigaw, "Siya ang aking tinukoy. Nagpauna na sa akin ang dumating na kasunod ko. Sapagkat bago ako'y siya na." Mula sa kanyang kapusbusan nga tumanggap tayong lahat. Oo, abot-abot na kagandahang loob. Sa pamamagitan ni Moises, ibinigay ang batas. Sa pamamagitan ni Jesucristo naman, dumating ang kagandahang loob at ang katotohanan. Kailan may walang sino mang nakakita sa Diyos, ang bugtong na anak lamang ang nagpahayag sa kanya. Siya ang nasa kandungan ng Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Ngayong araw mismo ang Pasko ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Inaalala natin muli ang kagandahang loob ng Diyos, ang matingkad, buhay, malalim at personal na patunay ng kasabihang God is good all the time. Sa magiliw na pagtitig sa salitang nagkatawang tao, sanggol na siyang hari ng sanlibutan at sanglilikha, sino mang Israelitang gamay ang batas, mga propeta at mga kasulatan ay namamangha sapagkat ang ipinangakong tagapagligtas ng Israel ay nasa sabsaban at hindi sa karaniwang tahanan ng tao. Aninag lamang ito ng kanyang pagliligtas mula sa ugat ng tanang katiwalian at kawalan ng katarungan ang kasalanan. Tunay na tayo ay inaalok ngayon ng kaligtasan ng Diyos. Alok na katibayan at katuparan ng pangako ng ating mga ninuno sa mga patriarka at sa mga propeta. Natupad ito hindi sa pamamagitan ng anumang bagay na materyal, kundi sa pagpapakilala sa atin ng kanyang bugtong na anak. Ngayon, higit kailanman, parami ng parami ang nakakakilala sa pananampalatayang Kristiyano. Sino ang sentro o ugat ng ating pananampalataya? Ang ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpapakilala sa atin bilang anak, na nagpapakilala sa ating Ama at sa Espiritu Santo. Kay Jesus, nakikita natin ang Diyos.